So what's up sa inyo mga kajahahed, sa magandang morning sa inyo. So yun nga guys, it's already 10:40 in the morning at hindi pa tapos ang aking duty kasi nga retain tayo hanggang 10 AM pa. So medyo napalabang agad tayo kasi nga nagkaroon kami ng bunker ngayon. So medyo malayo-layo kasi yung biyahe namin. After nito sabi ko ito kami Saudi Arabia for this for loading and then discharging naman sa Canada. So wala layo ng biyahe nito. Makikita nyo, madami pa yung kabina ko. So, after duty ko, ilisin ko na agad dyan kasi hindi ko rin kayang kanyang kadami ang aking kabina. So, yun. Tinan sa labas ko. Kajahe, dito na tayo sa barko na ating pagtatrabahuan at magiging tahanan for this 9 months contract. So, first video guys, papakita ko lang sa inyo itong magiging kwarto ko. So, common cabin lang naman ito guys sa lahat ng mga barko kasi hindi naman ganun kalalaki yung mga nagiging kwarto sa bawat barko. Maliban na lang sa kwarto ni Kapitan, Chief Engineer, Chief Mate, and Second Engineer. Kasi nga, may tinatawag silang ship's office. Maliban sa kwartong inihigaan nila guys, yung extension sa kabila is yung ship's office nila kung saan gumagawa sila ng report and then sinesend nila yun sa opisina. Sa sinumpa ako guys, yung pinaltang ko ginawa niya na sabitan. Ayan, improvise. May tali. Tapos nilagyan niya rin na may hanga siya dito. So ito, dito na talaga ito sabitan natin eh. So siyempre di mawawala ang basurahan, so paper, plastic, and bottles. So dito na yung mga lagay natin ng tubal, sapatos, dyan yung nilalagay ngayon yan. So siyempre, hindi mawawala ang cabinet. So siyempre sa bawat cabin sa barko, makikita natin guys is yung hindi mawawala dyan ang life jacket at immersion suit. Mitan minsan sa ilalim ng cabinet. Ito dito sa taas nakalagay eh. Yan. Siyempre, yan, lagayan ng damit. Mamaya mag-aayos ako dyan, yung lalagay yung mga damit ko. So yan, may hangir pa tayo guys. Daming hangir, mga gamit natin yan. Siyempre, di mawawala din ang salamin. Wow, pogi-pogi. Alright. So, siyempre, yung ating lamesa. So may bawat, may drawer din yan guys. Sa ilalim may noodles sa taas guys. Yan, mapapanabangan ko, nalagyan ko ng mga alip-alip ko yung mga nakang lampshade na ilaw, nabubuhay lang yan. Tapos nilagyan dito ng cover para hindi masyadong maliwanag, dim light lang sya. Siyempre di mawala guys speaker. Yan, para pag nagkakaroon ng emergency or announcement, yan, kilig na kanig natin. So yung pinakang a blower or exhaust pan, blower ba yan? So, ito yung sa sensor ng smoke detector. Yan, nilagyan ng kapalitan ko kasi nung pinalitan ko kasi naninigaril siya eh. Yan, kasi nga nakita ko pa rito ng mga bala ng beep. Yan, dalawa. Iniwan na niya. So, ito guys, may lamesa siya. Yan. So ito yung second contract ko na naka-experience ako na may lamesa rito. Ayan guys, hindi makataasan yung lamesa nyo. Ayan. Almost hanggang tuhod ko lang. Tapos siyempre, sofa, upuan, and yung higaan natin. Ayan, siyempre hindi ko makakalimutan yung aking kumot. So emergency light. So siyempre, ang magandang viewing sa labas. Ayan. Ayan pa si tropa na iniwan. O bahala dyan. So dito naman tayo sa CR. So common toilet lang din siya, hindi ganun kalaki. So yan, may lababo. Yan, may salamin. So ito yung pinaka CR. Sa ligawan naman niya guys. So kita yung may mamili kung mainit o malamig itang taman. Just depend sa pan. So yan, malinis. So cabinet syempre, bubuksan to. Bubuksan yan. Yun. Sa loob naman,
Yeah, bitay mo lagay dyan ang ating mga ginagamit sa panligo para hindi tayo mahirapan. So, pero may sabitan din siya rito. So, yan. Yan yung kabina dito sa barko, guys. Common cabin lang talaga. Hindi naman ganun kalaki. Makikita nyo dito sa harapan ng pinto. Pagbungad nyo pa lang, pasurahan, cabinet, ayan, tapos sigana. Diyan umiikat ang aming mundo kapag walang trabaho, rest day, at matawag sa aming pamilya. So yan, ganyan lang kalaki yung aming kabina, guys. Siyempre, sinimulan ko na ang paglilinis, pagliligpit na kayong mga gamit. Nilabas ko na ngayon mga damit, gamot, pagkain, mga chichirya at kung ano pang anik-anik na katago sa aking maleta. Tapos na nga ako mag-inis ng mga gamit ko mula sa maleta at nalagay ko na rin yung mga damit dito sa cabinet na i-hanger ko na rin sila. Tiklop ko na yung mga gamit ko pang trabaho at pang araw-araw. Siyempre, yung aking sabon, shampoo, Colgate toothbrush na nalagay ko na rin dito sa aking CR. And then yung litrato, nalagay ko na rin. And yung matin kami ni Mrs. sa 1-year birthday ng katrabaho ni Mrs. na anak. So syempre, hindi ko makakalimutan din yung mga vlogging kit, laptop na regalo rin sa akin ni Mrs. And syempre, yung Bible and Rosary. Hindi ko nakakalimutan yan, guys, pagka mag-Georgian. Syempre, ito yung kanina. Hindi ako nilagay yung aking mga anik-anik, shampoo, lotion, deodorant, at syempre higaan ko. Okay na, hindi ko makakalimutan, guys, yung aking kulambo, kasama ko rin palagi yan. Syempre sa drawer ko makikita rin, guys, yung tanan, ito na yung mga chichirya natin, mga ngut-ngutin, guys, pag tayo walang ginagawa at nagugutom. At sa pangalawang drawer naman, yung aking mga gamot na padala pa sa aking misis. Ganyan ako kamahal ng aking asawa. I love you, asawa ko. At syempre yung mga tinapay tayo dyan, mga ngut-ngutin din natin yan, guys. Napakita ko na sa inyo yung aking munting kwarto. At nalinis ko na rin yung mga dumi, nainis ko na yung gamit ko, nalagay ko na sa cabinet. And then yung iba sa aking lamesa. Ayan, makikita nyo. And then yung higaan ko, ayan, okay na rin siya. Siyempre punda ko, pinagawa pa yun ni Mrs. Siyempre, mati ka mali Mrs. Yun, salamat sa pagsama sa video kong ito, mga kajahe. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, subscribe, and then hit niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa aking mga bagong video. So, ingat po palagi and God bless. See you in my next video. Bye-bye!